Ah, sige, sabihin ko. Na sa biyahe na kasi ako eh. Pababain ko yung kasama ko sa bahay. Thank you. Mami, pakibabaan yung Lazada na sa baba na. Wala. Thank you. Good day guys! Welcome to another episode of Bonspin TV, and today magre-review tayo ng aking nabiling wireless helmet headset for motorcycle. Okay, let's do it. Okay guys, ito yung box niya. By the way, na-order ko siya last May 13 and dumating lang siya noong June 5. Medyo ganun katagal. Okay. Actually, nabuksan ko na siya. Na-install ko na rin sa helmet. I will just show you anong laman sa loob. Ito yung user guide niya. Okay. By the way, sinasabi dito na all types of helmet is compatible siya. Pwede sa face, retro, flip up, off-road, and full face. Yan. Built-in battery niya, rechargeable siya. Up to 16 hours play in talk time. So, you can listen to your music up to 16 hours. Okay? At very compatible siya yung kanyang Bluetooth. Up to 10 meters yung range kaya niyang abutin. Okay. Bluetooth version is 4.2. Charging time niya is 2.5 hours. Okay. Yun yung component. Pag bukas nyo, meron siyang extra microphone cover and dalawang tape to, actually double headset tape. Pwede mong ilalagay mo siya dun sa pinakalikod ng speaker. Okay. Now I will show you paano ko nilagay sa aking helmet. Okay. By the way, I suggest nga pala sa pagpili ninyo ng helmet, sukatin nyo muna ulo ninyo para siguradong swak sa inyo. Kasi ang size ng helmet ko is XL, 62.63 cm. I suggest na kukuha kayo ng higher size sa ulo nyo para magkaroon ng konting allowance. Okay? Ito yung ginawa ko. First, tatanggalin nyo yung mga chin pads. Kabilaan. Then, pag na-remove nyo na yan, mostly kasi lahat ng helmet ay halos sa merong mga, kung mapapansin ninyo, yung gilid ng mga helmets ngayon, especially yung mga bago ngayon, ay meron ng lagayan talaga ng speaker, ng Bluetooth speaker. Ito yung microphone. Nandiyan na din yung push button. Push button sa gitna. Just press that in 3 seconds actually. Tapos, magpa-power on na siya. So, nandito sa likod yung pinaka-charger port niya. Yan ko lang nilagay sa gilid. And, sabi ko nga, kailangan may konting allowance dapat sa pagpili ng helmet para sa mga ganitong scenario. Kung gusto ninyong maglagay ng Bluetooth speaker, hindi kailangan
gawa ng paraan. Ito kasi, paglagay ko, medyo nakalitaw pa siya ng konti. So, nangyari, nagbawas ako ng styro sa loob. Binawasan ko ng konti para mas lubog na lubog siyang ganyan. At least, kahit nag-flat lang ng konti, pwede na. Saka dyan nyo ilalagay yung tape sa loob. Ito yung extra tape eh. Lalagay nyo sa loob, nakadikit yan. Madikit siya masyado kahit medyo lumulutang yan. Nakadikit yan. Ganon din sa kabila. Yan. Ang ganda nito guys kasi auto-answering nga siya. Pag may tumawag sa inyo, agad-agad masasagot nyo. Wala kayong pipindutin. Tulad nung sample video ko sa simula. Pero kung kayo yung tatawag, better siguro kung naka-Apple kasi kayo yung Siri, yung assistant. May voice command yun eh. Pero kung Android, tabi nyo muna motor nyo para safe kayo. Saka kayo tumawag tulad ng ginawa ko. Dumating yung order ko na Lazada, nasagot ko siya automatic. And then, saka ako tumawag sa bahay para pagbuksan ng pinto yung delivery guy. Yan. Ganyan lang po ang ginawa ko. Okay. Tanong, marerecommend ba natin ang helmet headset na to? For me, yes. Kasi mura na siya at nagpa-function naman siya as expected sa kanya. Clear mong maririnig yung kausap mo. Ang kagandahan po nito, may auto-answering. Wala ka na ibang pipindutin, mag-hello ka na lang, makakausap mo na yung tumatawag. At stereophonic na rin naman yung sounds niya, yun nga lang hindi mabass. So kung mahilig ka sa mabass na sound, hindi siya para sa'yo. Siyempre, hindi naman natin kailangan ng malakas na sound kasi nga safety precaution yan. Kailangan dinig mo rin yung ibang sasakyan. Okay, shoutout nga pala kay T-Rex na siya nag-request para ma-upload ang video. Review para dito sa Bluetooth headset na to. And shout out to all my friends sa Harsh 5. Thank you for watching. Kung hindi ka pa nagsasubscribe, please subscribe to my channel. Click the button. And that's it.